mga ka-MV. Ngayon ay matutunghayan po natin ang 9 na kabanata ng Paubaya. Pero bago natin simula ng ating storya, ay paki-like at share po sana ng ating video. Paki-click din po ng subscribe button at bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Mag-aalas 4 na ng hapon ay wala pa si Nana Lena. Nakaubos na ng paninda si Mia sa harap bahay at nailigpit na ang maliit na mesang pinagtitindahan at ilang silya ay wala pa rin ng matanda. Saglit siyang tumigil sa harap bahay at tinanaw ang magkabilang dulo ng daan. Wala pa rin si Nana Lena. Hindi pa rin ito dumarating. Hindi naman siya nag-alala dahil may mga araw naman talagang inaabot ng ganong oras ang matanda. Ginagabi pa nga ito kung minsan. Pagkatapos kasing maglako ay tutuloy pa ito sa palengke at mamimili ng gagamitin sa ititinda sa kinabukasan. Nang hindi pa rin dumarating si Nana Lena ay ipinasya na niyang pumasok ng bahay. Inisip na lang niya na baka tumuloy na ito sa palengke para mamili. Mahimbing pa rin si Deo. Sarap na sarap ito sa pagtulog sa duyan dahil sa mabangong hanging pumapasok sa bintana. Naisip niyang samantalahin ang pagkakataong yun na tulog pa si Deo para hugasang lahat ang mga pinaglutuan nila ng kalamay. Kinuha niya ang timba at lumabas ng bahay para sumalok ng tubig. May maliit na poso sa likod bahay nila. Pagbalik niya ay saglit siyang natigilan sa may pinto. Bahagyang nakaawang yun. Tanda niya kanina ay isinara niyang mabuti yun. Naisip niya na si Nana Lena. Baka dumating na ito. Pagpasok niya ng bahay ay tinawag niya ang tiyahin niya. Ngunit walang sumagot. Natiyak niyang wala pa rin ang matanda. Nagtuloy siya sa kusina at sinimulang hugasan ang mga kawaling pinaglutuan nila ng mga kalamay. Abalang-abala siya sa ginagawa nang maramdaman niyang parang may nakatayo sa likuran niya. Pagpihit niya ay muntik na siyang mapasigaw nang makita ang isang babaeng nakaitim at balot na balot ang mukha ng itim na belo. May hawak sa kamay ang babae na hindi niya malaman kung ano. Bahagya siyang napaurong. Hindi naman siya makalayo. Sino ka? May panginginig sa kanyang boses. Hindi mo ba ako nakikilala, Mia? Leia? Ako nga. Mabuti naman at kilala mo pa ako. Anong kailangan mo? Paano ka nakapasok dito? Narito ako para maghigante. Kanino? Tanong ni Mia nalitong-lito. Sa'yo. Sa'yo. Walang kagatol-gatol na sabi ni Leia. Bakit? Wala naman akong alam na kasalanan ko sa'yo. Naguguluhang sagot ni Mia. Gumapang na ang takot sa buong katawan ni Mia. Alam niyang hindi nagbibiro ang kaharap. Wala? Hinawi ni Leia ang tumatakip na belo sa mukha nito. Heto, tingnan mo ang mukhang ito. Tingnan mo! Nang hilakbot si Mia, napakapangit ng kaliwang mukha ni Leia. Kung hindi mo inakit si Andre, hindi sana mangyayari sa akin to. Hindi ko inakit si Andre. Naaawa lang daw siya sa akin kaya siya nagpupunta dito. Tinutulungan lang niya ako. Mapait ng miti si Leia. Tinutulungan? Bakit di mo pa aminin may relasyon na kayo ni Andre? Wala, maniwala ka, Leia. Hindi ako tanga. Alam mo ba kung bakit ako naririto? Alam mo? Anong binabalak mong gawin? Natatakot na tanong ni Mia. Ganito! Bago pa nakakilos si Mia ay naibuhos na ni Leia sa mukha niya ang lamang likido ng botelyang hawak nito. Agad niyang nadaklot ang mukha sa naramdamang init. Parang nagbabaga ang kanyang mukha. Masakit na masakit. Hindi siya makadilat. Pati ang mga mata niya ay nagiinit na parang binuhusan na kumukulong tubig. Para siyang mapapasigaw sa hapdi. Samantalang humahalakhak naman si Leia. Malalakas, malulutong. Maya-maya ay narinig niya ang pag-ingit ni Deo. Gising na ang anak niya. Ang ingit nito ay naging iyak. Kinapakapa niya ng isang kamay ang patungo sa loob.
May kung anong lakas na pumasok sa kanyang katawan para puntahan ang umiiyak na anak. Kagat-kagat niya ang mga labi dahil sa nagbabaga niyang mukha sa init. Hindi siya makadilat. Ngiting-ngiti si Leia. Masayang-masaya ito sa nakikitang paghihirap niya. Kasunod niya ito patungo sa kinaroroonan ng kanyang anak. Nakalapit si Mia sa duya ng bata. Ipinahid niya sa damit ang basang kamay. Nagawa niyang tumayo kahit wala siyang nakikita. Kinuha niya sa duya ng bata. Tumigil ito sa pag-iyak nang maramdaman ang init ng kanyang katawan. Ramdam niyang naroroon pa rin si Leia. Nakikiusap ako sa iyo, Leia. Huwag mong idamay ang aking anak. Wala siyang kasalanan sa iyo. Hindi pa ako tapos. Akin na ang batang yan. Huwag! Sigaw ni Mia. Ikaw ang dahilan kung bakit nawasak ang mukha ko. Ikaw ang dahilan kung bakit mawawala sa akin si Andre. Kung hindi ko lang din siya mapapabalik sa akin, hindi mo rin siya maaagaw. Patas na tayo ngayon. Pareho na tayong pangit. Nayakap ng mahigpit ni Mia ang anak. Hindi man niya nakikita si Leia, ay alam niyang hindi ito nagbibiro. Leia, please. Ako na lang. Huwag mo nang idamay ang aking anak. Huwag, Leia, please. Ngunit parang baliw na si Leia. Parang tinakasan na ito ng katinuan. Tuwang-tuwa ito sa pagtingin sa parang nalulusaw na mukha ni Mia, bunga ng asidong ibinuhos niya dito. Kapwa sila natigilan nang bumukas ang pinto. Pumasok si Andre. Gulat na gulat ito sa nadatnang tagpo. Leia, wag! Sigaw ni Andre sabay takbo patungo kina Mia upang harangan ang mag-ina. Kasabay nun ang dalawang magkasunod na mga putok. Napatili si Mia. Nagpalahaw ng iyak si Deo na parang alam ang nangyayari. Kasabay nun ang marahang paglagpak ni Andre sa sahig. Duguan. Sapo ang dibdib na nilagusan ng dalawang bala. Sindak si Leia. Parang bigla itong nagising sa mahabang pagkakatulog. Nabitawan ang umuusok na baril. Namimilog ang mga mata sa pagkakatitig sa duguang katawan ni Andre sa sahig. Patakbong nilapitan niya ang halos walang ulirat na lalaki at agad na niyakap. Andre, hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya. Paulit-ulit nitong sinasabi. Bahagyan nitong niyugyog ang katawan ng lalaki. Ngunit hindi ito kumikilos. Hindi nagre-respond. Gumapang ang takot sa kanyang katawan. Marahan nitong ibinaba sa sahig si Andre at tinungo ang pinto upang tumawag ng saklolo. Pagsapit sa pinto, halos bumangga siya sa kasalubong. Si Roy. Saglit na hindi makapaniwala ito sa inabutan. Pagkuwan ay dali-daling binuhat si Andre patungo sa kotse sa labas. Binalikan ang mag-ina, isinakay na din. Saka mabilis na pinatakbo ang sasakyan. Marami ng tao sa labas ng bahay, mga nag-uusyoso sa narinig na dalawang putok. Inuusyoso ang naiwang si Leia na nakatulala. Ilang sandali lang ay pumapasok na ang kotse ni Roy sa unang ospital na nakita sa bayang yun ng Batangas. Nagising si Mia ngunit hindi niya maidilat ang mga mata. Parang may nakapatong ditong hindi niya malaman kung ano. Parang may nakatakip. Kumilos ang kanyang mga kamay at dinala yon sa kanyang muka. Tama ang hinala niya. Nakabalot ang kanyang muka. Pero wala na siyang nararamdamang sakit o hapdi. Mia, anak. Bahagya siyang natigilan. Gumapang ang kanyang kamay at dumampi yon sa isa pang kamay na agad na pumisil sa kanya. Nana Lena? Ako nga, Mia. Narito ko sa ospital. Si Andre, ano ho ang nangyari sa kanya? Nandito din siya sa ospital. Wala pa akong balita sa kanya. Dito agad ako tumuloy sa'yo. Iniligtas niya ang buhay ko, Chang. Alam ko, sagot ni Nana Lena. Si Deo nga pala ho, Chang. Nasaan siya? Hindi agad nakasagot si Nana Lena. Chang, nasaan si Deo? Naroroon siya kina Roy. Kina Roy? Bakit niyo pinayagang kunin nilang bata? Baka hindi na natin makuha si Deo dun. Bakit naman hindi? Ikaw ang kanyang ina.
Napalingon si Nana Lena sa may pinto. Nakilala naman agad ni Mia ang nagsalita. Roy? Lumapit si Roy sa may gilid ng kama. Ako nga. Ang anak ko, kumusta siya? He's fine. Malungkot na sagot ni Roy. Dinala ko lang siya sa bahay dahil sa nangyari. Naisip kong walang makakatingin sa kanya ng husto kung ganitong nakabantay sa'yo si Nana Lena. Ibabalik mo siya sa akin. Ang sabi ni Mia. Of course, huwag kang mag-alala tungkol doon. Anak ko rin siya. Salamat, Roy. Masayang-masaya si Mama sa pagdating ni Deo sa bahay. Kumuha agad siya ng private nurse para siyang tumingin sa bata habang naririto ka pa sa ospital. Hindi nakakibo si Mia. Parang bigla siyang naasiwa. Wala siyang maisip na sabihin. Mabuti pala at dumalaw ako ng araw na yon. Ang sabi ni Roy. Salamat, Roy. Salamat at dumating ka. Sabi naman ni Mia. Si Andre, kumusta na siya? Ang tanong nito kay Roy. Parang kinurot ang puso ni Roy sa tanong na yon. Hindi pa siya nagigising pero tapos na siyang operahan. Naalis na sa katawan niya ang dalawang bala. Oh, Diyos ko. Nasabi ni Mia sa sarili. Ligtas na raw siya sa panganib, sabi ng doktor. Sinalinan nga pala siya ng dugo. Sa akin kinuha. Saglit na hindi nakakibo si Mia. Salamat, Roy. Muli ay naramdaman ni Roy ang kirot sa kanyang puso. Nagpasalamat si Mia para kay Andre. Wala na talaga siya sa buhay ng babae. Alam mo ba kung bakit nandun ako kahapon, Mia? Ang bala ko kahapon ay kidnapin kayo ng ating anak. Natigilan si Mia. Napatingin naman si Nana Lena kay Roy. Hindi halos makapaniwala. Bakit mo gagawin sa amin yun ni Deo? Tanong ni Mia. Desperado na ako, Mia. Gusto ko kayong dalhin sa malayong lugar. Gusto kong patunayan sa'yo na nagsisisi na ako sa nagawa ko. At gusto kong bumalik sa'yo at ikaw sa akin. Roy. Oo, Mia. Naunahan lang ako ni Leia. Hindi ko alam na may balak pala siyang masama sa'yo. Mabuti na lang pala at nakancel ang flight ni Angie. At nakapunta siya agad sa'yo. Ayoko nang umibig pa, Roy. Hindi pa siguro sa lalong madaling panahon. Kontento na ako sa buhay ko ngayon at masaya sa piling ni Deo. Napayuko si Roy. Bata pa naman tayo, Roy. Madami pang magagandang pagkakataon na maaaring dumating sa atin. Tumayo si Roy. Aalis na muna ako, Mia. Pupunta pa ako sa opisina. Salamat, Roy. Malungkot na lumabas ng kwarto ang lalaki. Pumasok ang nurse at ang doktor. Binigyan si Mia ng gamot. Nurse, malaki ba ang pinsala ng mukha ko? Tanong ni Mia. Makikita lamang yun pag naalis na yung benda mo. Tugon ng nurse. Kung natagalan pa bago ka naisugo dito sa ospital, baka hindi ka na nakakakita ngayon. Paliwanag ng doktor. Inabutan siya ng isang maliit na salamin ng nurse. Malakas ang kaba ng dibdib niya nang tingnan ang mukha doon. Puro benda ang naroroon. Nabitiwan niya ang hawak na salamin. Nakagat niya ang mga labi para pigilin ang naramdamang pagiyak. Hanggang dyan na lamang ang kaya namin gawin, iha. Napakatapang ng asidong yun. Mabuti nga at hindi ka nabulag. Hindi siya kumibo. Parang maiiyak na siya. Pakiramdam niya ay inagawan siya ng isang napakahalagang bagay. Hindi na naman problema ang mga ganyang bagay ngayon, miss. Maaari ka namang magpa-plastic surgery. Ang sabi ng doktor. Plastic surgery. Kahit maaaring gawin yun, saan naman siya kukuha ng perang gagamitin para doon? Ito nga lang ang ikinabubuhay nila ngayon ay napakahirap ng kitain. Nang makaalis ang nurse at ang doktor ay hindi na napigilan ni Mia ang pag-iyak. Awang-awa siya sa sarili dahil sa nangyari. Parang gusto niyang magwala, magsisigaw. Naramdaman niya ang kamay ni Nana Lena sa kanyang kamay. Bakit kailangan ko magkaganito, Chiang? Bakit? Tumanas na ako ng maraming pagsubok, kabiguan. Sobrang hirap ng aking mga pinagdaanan, tapos ito na naman. Mia, anak, pagsubok lang yan ng nasa itaas. Makakaya mo yan. Hindi ka naman niya bibigyan ng mga paasanin na hindi mo makakayang dalhin. Napayakap siya kay Nana Lena.
Sa balikat nito siya nag-iyak ng nag-iyak. Bandang tanghali ay gumayak na sila ni Nana Lena para lumabas. Nalaman nilang binayaran ng lahat ni Roy ang gastos sa ospital. Chang, silipin muna natin si Andre bago tayo umalis. Oo, doon lang naman siya sa kabilang wing nitong ospital. Tara. Naglagay siya ng bandana sa ulo para kahit paano ay matakpan ang mukha niya. Hindi niya malaman kung ano ang mararamdaman. Kung may hihiya o matatakot sa mga taong tiyak na magtitinginan sa kanya kapag nakita ang kanyang mukha. May takot na gumapang sa kanyang katawan para kay Andre. Kanina pa niya pinananabik kang makita o masilip man lang ang tagapagligtas. Nakausal na rin siya ng panalangin para sa madaling paggaling ng lalaki. Nasa isang private room si Andre. Naroroon ang dalawang kapatid nitong babae at ang mama nito. Hindi halos siya makatingin ng diretso sa mga ito. Hindi dahil sa kanyang mukha, kundi dahil sa kahit paano ay siya ang dahilan ng pagkakabaril kay Andre. Kung hindi siya hinarangan nito, hindi ito mababaril. Lumapit agad siya sa mama ni Andre na mangiyak-ngiyak pa dahil sa sinapit ng anak. Ikinalulungkot ko po ang pangyayari, Mrs. Hindi ko po gustong mangyari yan, sabi ni Mia. May mapait na ngiting sumilay sa mga labi ng may edad ng babae. Wala ngang may kagustuhan na nangyari, pero nangyari na. I'm very sorry po, Mrs. Kalimutan mo na yon, ligtas na naman siya. Salamat sa Diyos, naibulong ni Mia sa sarili. Marahan silang lumapit ni Nana Lena sa gilid ng kama ni Andre. Tulog pa ito. Nakabenda ang katawan. May dextrose na nakakabit dito. Tinitigan niya ang mukha ni Andre. Muli ang kasiyahang nadama niya noong palihim niyang sinusulyapan ang binata. Kahit sa ganoong kalagayan ay hindi nawawala ang kagandahang lalaki ni Andre. May naramdaman siyang udyok na halikan ng lalaki. Yakapin. Napalingon siya sa likuran. Nakatingin ang lahat sa kanya. Ang mama at ang mga kapatid ni Andre. Parang napapahiyang nagyuko siya ng ulo. Umusal ng munting panalangin para sa kaligtasan ng lalaking, ngayon alam na niyang nagkapitak sa kanyang puso. Muli silang lumapit sa mama nito. Ano po ang sabi ng doktor? Tanong ni Mia. Ligtas na raw siya sa panganib pero baka matatagalan pa siya dito sa ospital para magpagaling. Dalawang bala ang naglago sa kanyang katawan. Nakagat niya ang mga labi. Dalawang bala. Kung hindi nakaharang si Andre, ay baka para sa kanila ni Deo ang balang yun. Isipin pa lang ay nagbibigay na yun sa kanya ng kilabot. Si Leia ho, nasa na ho siya ngayon? Tanong muli ni Mia. Kusa siyang sumuko sa mga pulis, ang sabi ng matanda. Ano bang nangyari sa kanya? Ano pong mangyayari? Hindi ko masasabi. Kung ako lang ang tatanungin, gusto kong magdemanda. Buntik na niyang mapatay ang anak ko. Ikaw, hindi ka ba maghahabla? Napayuko siya. Nakagat ang mga labi. Umiling. Pero mabait si Andre. Alam kong hindi siya papayag na magdemanda kung sakali. Katulad mo rin, Mia. Siya ay nakatitiyak na hindi magdedemanda si Andre. Totoo man ang sinabi nitong wala na ito at si Leia. Hindi rin ito basta-basta maiwawaglit sa isip ang mga pinagsamahan nito at ng babae. Pero sa nangyari, natitiyak niyang tuluyan ng malalagot ang anumang relasyong nag-uugnay sa dalawa. Magiging ganap ng malaya si Andre sa anumang pananagutan kay Leia. May nadama siyang kasiyahan sa isipin yun. Hinawakan niya ang kamay ng mama ni Andre. Tutuloy na ho kami. At inuulit ko po ang paghingi ng paumanhin. Nang dahil sa akin, ay nabingit sa panganib ang buhay ni Andre. Marahang tumango ang may edad na babae. Ngumiti ito sa kanila ni Nana Lena. Tahimik nilang tinungo ang pinto at marahang isinara ito ng makalabas. Nasa labas na sila ng ospital nang magtanong si Nana Lena. Ang bata nga pala, Mia, kukunin na ba natin? Saglit siyang nag-isip. Huwag na ho muna, Chang. Nasa mabuting kamay naman ho siya ngayon. Eh, kailan natin siya kukunin? Papagaling muna ako nitong mukha ko. Hindi ka ba natatakot na
na samantalahin ni Naroy na nasa kanila ang bata at huwag nang ibigay sa'yo? Hindi naman ho siguro iisipin ni Roy na kunin ang bata, Chiang. Dama ko naman na totoo yung pinapakita niyang pagsisisi. Hindi kumibos si Nana Lena. Umuwi na lang ho tayo, Chiang. Parang nangangalog pa ho ang tuhod ko. Dahil sa mga nangyari, gusto ko muna hong magpahinga. At lumakad na silang magtiya para umuwi na. At dito na po nagtatapos ang 9 na kabanata ng Paubaya. Matanggap kaya agad ni Mia sa kanyang sarili ang nangyari sa kanya? Mahalin pa kaya siya ni Andre kahit pangit na ang kanyang mukha? Magkaroon pa kaya ng katuparan ang pag-ibig na nararamdaman na nila sa isa't isa? Ang kasagutan, abangan niyo po sa susunod na mangyayari. Maraming salamat.